bago ako magpa-crop ko na po yun. Binabalutan ko pa yung mga gahoy po para hindi kumadumihin yung loob. Ito po ay karamihan po nito Solin Gin. Ito po, yan po nakalagay sa batiya po yan. Solin Gin po to. Ito po, Julia Black Hawk na 2mm po. Ito pong iba dito ay 2.5 po na Julia Black Hawk po. Ipapakrom po to. Ngayon binabalutan ko na. Salamat pala sa mga customer ko na nagtitiwala sa akin. Ganito po, bago po ipakrom kasi binabalutan. Saka na lang po po ito kinikilayan pagka tapos na pong ikro para hindi po madumihan yung talim. Para isang linisan na lang kasi pagka kinikilayan pa po nagkakaroon pa ng dumi. Para isang trabaho na lang. Sabay kilay, pagkatapos sabay hasa na. Para isang gawaan na lang. So po bali, 100 pieces po itong ipakukurong ko na to. Kaya maraming maraming salamat po sa managtitiwala sa akin. Shoutout nga pala sa mga taga Mindanao po. Halos ang may-ari po nito ay taga Mindanao. Na isa po pong customer na marami pong umorder sa akin ng tare. Kaya maraming maraming salamat sir sa inyo. Yan po sa Bukidnon po sir. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Isa po ito sa malakas pagpagawa ng tari po sa akin. Ito po rin kahit naka blue finish po doon sa pinakukuruman ko po dito, kahit ganito mo naka blue finish, hindi po itong blue ay chrome dahil naka blue finish yan. Kailangan po bago tayo magpa-chrome ng tari, malinis po yung garo natin, kailangan maputi po para maganda po yung pagkakaroon. Kahit sino pong magaling mag-chrome, pag hindi po malinis yung garol, madumi po yung pagkakaroon. Nagkakaroon po ng bukol-bukol. Kaya kailangan po, pag nag-chrome po tayo ng tari, kailangan po malinis po yung puno. Kailangan po, katulad nito po yan. Kailangan po ganito na po siya. Ito po, malinis po yung kailangan ganyan na po siya. Para hindi po siya, kasi minsan po pagka hindi malinis nagkakaroon siya ng bukol-bukol na parang mababakbak yung pagka chrome niya. Kaya kailangan po talaga pong matyaga pong linisin ng liha po yung garol para nandun po yung nakasalala yung sa chrome po yung malinis na po yung kwan mo yung garol. Kasi pag minsan, ini-expect mo na malinis yung chrome kasi kinurong, hindi po ganun, nakasalalay po rin sa paglinis. Ang chrome po lang, nagkakaroon po ng parang pumapilang, nasa sa inyo pa rin. Kaya na lang, parang nakakrome na din yung garol kasi napakaganda nung maganda yung garol. Tara sa garol pa lang, panalo na tayo. Bali po ito, halos 100 pieces po ito. Ilang tao lang po may-ari nito. Tatlong tao lang po may-ari nito. Ito po ay Solin Gin po ito na 2mm po. Isa po sa magandang bakal din po ito. Kaya pag nagpapakorma ko, hindi ko na muna po isang tira pong itong ganito. Meron din po na kinayan na. Kasi ilang piraso lang po ito. Sinampulo ko na kinayan lang. Pero paramitan po dito. Walang kilay. Yan po. Kasi pag nagpapakrom po ako ngayon, medyo may order po, pinagsasabay-sabay ko na kaya minsan, pasensya na po dun sa mga ibang nag-order sa akin. Medyo nadidelay po tayo ng kaunti kasi sinasabay-sabay ko na po yung pagpapakrom para isa po lang yung
isang salangan lang po siya pag kinukurong po siya. Kaya minsan yung iba, natatagal lang po ng konti, kaya sana maunawaan nyo. Kaya pinakita ko sa inyo ito po na ganito, para maunawaan nyo minsan po yung iba nagmamadali po. Yung pagkukurong po, kailangan po, hindi naman po kukurumin kung ilang piraso lang po yan. Kailangan mga pinaka minsan minimum isang dosina ang nagkukurong. Hindi, kung minasabi po, kung makakapaghintay kayo, sinasabay-sabay ko na katulad nito, magkakasabay sila, pero halos tatlong tao lang naman ang mayari nitong dari na to, na kulang 100 piraso to yan. Mga, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, huwag niyong kalimutang supportan po yung YouTube channel ko. At subscribe, like, share, para lahat ng mga bago kong video ay mapanood nyo. Ito po yung... Marami pong salamat sa inyo po. God bless po sa inyong lahat.